May iba't ibang palang kulay ang dollar sign? It's me, Mami Tonight! Magandang araw! It's me, Mami Tonette. May share lang ako. May iba't ibang kulay pala ang dollar sign? May ibig sabihin ang bawat kulay. Na-confuse lang ako at inalam ko bakit may green, yellow, red, black ang dollar sign. Bago ko i-share ang iba't ibang kulay ng dollar sign, kung mapadaan kayo sa aking channel at nagustuhan nyo ang aking video, please like, share, comment, and subscribe with notification bell button para ma-update ka sa bagong video ko. Ang i-share ko, may iba't ibang kulay ang dollar sign. Ano anong ibig sabihin ng mga kulay? Ang una share ko ay green dollar sign. Ang ibig sabihin ng green dollar sign ay ikaw ay monetized na. Pwedeng kumita na ang iyong video. Dapat naka-turn on ang green dollar sign, ibig sabihin, tanda na kumikita na ang iyong video. May pa pa rin ibig sabihin ng green bukod sa monetize ka na. Tinatawag na exemption. Ang ibig sabihin, hindi lahat ng green kumikita. Hindi lahat ng ad pwedeng ipasok sa video. Dahil ang pambatang video, may ilang ad na hindi pwedeng ipasok sa pambatang video. Konti lang ang kita at limitado lang ang ad na pumasok sa video. Yung ibig sabihin niya, kumikita pero hindi masyadong malaki dahil limitado lang ang pwedeng ilagay o pili. Pangatlo, ibig sabihin ng green, you own the copyright claim na in-upload mo sa video, ibig sabihin, ikaw ang may-ari ng video. Ikaw lang ang pwede at solo mo ang kita ng video. Kaya yun ang kulay green. Pangalawang kulay ng dollar sign ay yellow. Ang ibig sabihin, causing limited or no ads but you can request a review. Kaya ako nag-compose dahil magbibigyo ako ng yellow kaya inalam. Ano ang ibig sabihin ng yellow? Ibig sabihin, kumikita siya pero hindi lahat ng revenue na mapupunta sa'yo. Pwede ka naman mag-review, kaya lang, ang unang review ay tao. Yung pangalawa, system ng YouTube. Pwede naman review system ng tao. Yung video na yon, nagkulang kulay na yellow sign. Nag-send sa'yo ng YouTube na sa Gmail na hindi ka pwedeng kumita sa video mo. Ang ibig sabihin ng advertiser, ayaw niya yung video mo. Hindi magandang advertiser ang video mo na yon. Baga, ayaw nila ng content ng video. Hindi ka kikita ng malaki. Wala kang kita sa video na yon. Kaya kulay yellow ang dollar sign. At meron pa rin siyang ibig sabihin ng yellow dollar sign. Currently, causing limited or no ads but the video is under review. Review nyo pa lang video mo, ang ibig sabihin, na-review pa nila. Siguro, aabot ng 20 or 30 minutes, depende sa haba ng video o oras. Marireceive mo na sa Gmail ang email ng YouTube na pwede na ba siyang kumita. Yung video na yon, ibang video ng restrictions sa ibang bansa o tinatawag na violation na hindi pwede sa ibang bansa na may bansang na video na pwede o bawal sa kanilang bansa. Limitado lang ang kita ng video kaya kulay yellow ang kulay ng dollar sign. Yung advertiser ng bansa na ayaw nilang lagyan ng ads dahil bawal ang video na yon sa bansa nila. Parang hindi maganda o bawal sa bansa nila na pwede naman sa ibang bansa. Pwedeng mag-request ng manual review, kaya lang hintayin mo pa. Or assistance review. No, assistance manual at assistant manual na pwede na mag-request pa rin ng assistant review ng manual review. May ibig
pang sabihin ang yellow dollar sign. Copyright claim o revenue sharing. Ibig sabihin, kita pa rin kaya may magki-claim yung may-ari. Halimbawa, gumamit ka ng music ng may artist. Claim nila yung music na silang may-ari. Ibig sabihin yun, papayagan ka nila na gamitin ang kanilang music, kaya lang may revenue sharing. Ang ibig sabihin yun, hati kayo sa kita, 50-50 sa video na yun. Kaya maganda pa rin ang green kaysa sa yellow, di ba? Ang pangatlong kulay ay red dollar sign. Ang pangatlong kulay, ito ay nakakatakot. Itong kulay na ito, nakaka-stress, nakakapag-alala, nakakawalang pag-asa, sari-saring emotional ang mararamdaman. Ito ay kulay red dollar sign. Ano ang ibig sabihin ng dollar sign? Ibig sabihin ay copyright claim. Ibig sabihin, may nag-claim ng video o music na ginamit mo. Ibig sabihin, hindi sila pumapayag gamitin ang video at ang music na ginamit mo sa video mo. Ayaw nilang paggamit para sa content mo. Ibig sabihin, hindi ka kikita at wala kang kita sa video mo. Yun ang ibig sabihin ng copyright claim. May nag-report sa account mo sa YT. Ayaw nila na gamitin ang material na ginagamit mo sa YouTube at music na ginamit mo. Ibig sabihin, wala kang kita. Kaya ni-report ang video mo, walang revenue, yun ang ibig sabihin ng copyright claim. At may isa pang ibig sabihin ng red dollar sign. Copyright claim or account strike. Gumamit ka ng video, ang nireport ka ng YT, kapag nireport ka ng YT, may 3 account strike. Bingo ka na. Demotize na account mo. Kahit kumikita ng video mo, tsugi ka na sa YouTube channel mo. Iyan ang ibig sabihin ng red dollar sign. Kapag nireport ka naman, nire-review, syempre, re-review nila ang report sa'yo, titingnan nila kung katanggap-tanggap ba ang video mo or hindi. Bibigyan ka nila ng 90 days para maklear ang copyright claim ng video mo. Habang nasa copyright strike sa 90 days, hindi ka pa pwedeng mamonetize. Before ka mamonetize, may copyright strike ka na. Demotize na, tsugi ka na sa YouTube mo. Sa channel mo dahil naghintay ka ng 90 days. Sayang naman ang pinaghirapan mo. Sa ingat-ingat tayo gumawa ng video para walang copyright strike bago ka mag-upload ng video. Next naman ay kulay gray or black na dollar sign. Na ibig sabihin, naka-turn off pa ang monetization sa video mo. Ibig sabihin, hindi ka pa naka-open yung monetization sa video mo. Hindi pa siya naka-on, naka-off pa. Pero ibig sabihin yun, hindi ka pa pumapayag kumita ang video mo sa iyong channel. Kailangan mo i-on yung mga video mo para kumita at magiging kulay green. Sana maintindihan at may natutunan kayo na naibahagi ko sa inyo at na-share ko sa inyo ang nalaman ko. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please like this video, subscribe to channel, click notification bell. Salamat sa panonood. It's me, Mami Tonet.